Ito yung electronic LESF template. Dito natin i-encode yung details ng bata na nag-enroll. Meron din itong summary. So, dito, lahat na pupunta, lahat ng details ng bata na in-encode natin. Pwede rin tayo mag-edit directly sa summary. Ito naman yung list ng mga bata na binigay sa amin na nag-enroll through Google Form. As advisor, yung kukunin ko lang yung mga dati kong student sa advisory class ko. So, hahanapin ko sila dito sa listahan. Ito naman yung template para sa mga advisors or teacher's copy. Dito namin ilalagay pansamantala yung mga details ng mga student bago natin i-encode doon sa ELESF template. So, para mas madali, kukunin ko muna lahat ng student ko at ilalagay dito pagkatapos, tsaka ako naman i-encode sa ELESF. Dito sa mga listahan na nag-enroll, pareho lang sila ng format ng teacher's copy template. Ang pinagkaiba lang sa teacher's copy, may student's name sa first column, pero the rest of the columns pareho na. So gagawin ko, itatype ko yung name ng bata or para madali, copy na lang from SF1. Tapos, pupunta ako sa listahan ng mga nag-enroll. Control F. Then type ko yung name niya. So for example, nakita ko siya dito. Ngayon, ika-copy ko lang. Click and press the shift button down. Then press the right arrow key. Control C, then paste ko dito sa teacher's copy. Tsaka tayo dediretso dito sa ELESF. Dito sa template na to, may mga drop-down arrow at may choices naman. Pero yung iba wala. So gagawin natin, pwede nating i-type or copy and paste na lang. So dito kailangan talaga isa-isa. May isa namang paraan para mas mabilis. Pwede tayo dumiretso sa summary. And take note, may ibang options na drop-down arrow sa ELESF. Kung may ganung mga option, dapat ang ilalagay natin sa blank ay yung kasama sa options. Katulad ng sa religion, nilagay ng bata, born again Christian. Pero wala naman sa options dito sa ELESF. So ilalagay natin Christianity. So watch out lang dun sa mga may drop-down arrow. Kung dediretso kayo sa summary, kailangan capital letters ang gagamitin or uppercase letters. Mahirap naman kung mano-mano tayo magta-type. So, sa isi-share ko na paraan, hindi na tayo magta-type, puro copy and paste na lang. Dito, kapag mag-copy tayo ng details, dun sa binigay na listahan ng mga nag-enroll, i-paste natin dito. Automatic na siyang nagka-capital letters. Tapos, copy and paste na lang natin sa ELESF summary. Kasi sa summary, dapat uppercase letters lahat.
natin yung boys 2 or girls 2, dito tayo magka-copy and paste ng details natin. Wala tayong itatype na kahit na ano sa original copy natin. Kasi automatic na magkakaroon ng details ang original copy. Kapag nag-copy and paste na tayo dito sa duplicate natin. Click natin yung original copy. Dito tayo maglalagay ng formula. Equal sign upper open parenthesis, tapos click natin yung duplicate copy sa boys and click natin yung same cell. Sa formula, makikita natin yung location ng kinlik natin. Dito sa duplicate copy, tapos enter. Pagkapindot ng enter, automatic babalik tayo sa original copy kung saan tayo nag-type ng formula. Next, copy natin yung formula dito sa original copy. Click the cell kung nasaan yung formula. Click natin itong square na green, then drag to the right and release. Then ganun ulit, press and drag natin downward, then release. Do it again, but this time, drag natin until the last column. Try natin. Copy tayo ng details from the list ng mga nag-enroll. Lagyan natin ng name. Pwede naman mag-copy from the SF1. Check natin sa original copy natin. Okay, so lahat uppercase na. May kaunting problema lang tayo dito sa timestamp. Hindi na nagmamatch. Pero it's not a big deal naman kasi wala naman ito sa ELESF natin. Ayusin na rin natin. Dito sa original copy, highlight natin itong column. Check natin. Balik tayo sa duplicate copy. Then click lang natin yung cell. Ayan, the same na sila. Next naman yung date of birth. Dapat ang format ay month, date, and year. Doon ulit tayo sa original copy. Click natin yung cell, then palitan natin yung formula.
Then enter. Copy lang natin yung formula. Try natin mag-copy-paste ng details dito sa duplicate copy. Ayan, so pwede na tayo mag-copy-paste sa summary. Take note, kapag yung LRN ang ilalagay, mas maganda mag-copy na tayo from the FSEP1. And dito naman sa address, sa ELESF, kasi isang cell lang siya dito. Sa teacher's copy, maraming cell. So, paano tayo mag-copy from multiple cells and paste to one cell? So, ganito yan. Copy. Clipboard. Mali lang yung nilagay na ng bata sa province kasi dapat yung province na tinutukoy dito, ito yung address nila. Hindi yung mismong probinsya nila. I hope nakatulong po ito. If you feel the need to give back, just click the subscribe button. Maraming pong salamat.